2,000 taon na ang nakalilipas, sinasabing walang mag-aakalang sa Nazareth manggagaling ang tatawagin ng maraming kanilang tagapagligtas. Sa maliit na komunidad na ito sa bundok, nanoy na pag-iwanan ng mas progresibong karating lugar, nakatira sina Jose at Maria. Nasusulat na dito nagpakita ang anghel na si Gabriel kay Maria na nakatakdang ikasal noon kay Jose. Magsisilang daw siya ng batang banal at tatawagin itong anak ng Diyos. Ang Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, mga lugar na nakasulat sa Biblia at kasama sa bucket list o mga lugar na dapat kong puntahan kung mabigyan ng pagkakataon. Ngayong Kapaskuhan, natupad ang aking dasal. Ito yung Church of Annunciation, ang pinakamalaking Catholic Church sa gitnang silangan. Matatagpuan sa loob niyan yung bahay ni Blessed Virgin Mary. ...1969 lamang na itinayo ang kasalukuyang Basilica of the Annunciation sa Nazareth. Pero dinarayo ito ng mga tao mula sa iba't ibang relihiyon at maging ng mga mahilig sa kasaysayan. Dahil sa bahay sa loob nito na sinasabing tinirhan ng Birheng Maria. Gaya ng mga sinaunang tirahan, kuweba ang bahay ng Mahal na Birhen. Sinasabing matagal na itong binibisita ng mga sinaunang Kristiyano sa paniwalang sa bahay at kapaligiran nito, nagpakita ang anghel kay Maria. Ayon sa apostol na si Lucas, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nazareth upang kausapin ang dalagang si Maria na nakatakdang ikasal kay Jose. Ang sabi ng anghel, lubos na kinalugdan ng Diyos si Maria at sumasa kanya ang Panginoon. Nasusulat na napaisip si Maria kung anong kahulugan nito. Sinabihan siya ng anghel na huwag matakot sapagkat naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Maglilihi raw si Maria at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya'y papangalan ng Jesus. Tanong ni Maria, paano mangyayari yun gayong siya'y isang birhen? Sagot ng anghel na si Gabriel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Ang sagot ni Maria'y umaalingaungaw pa rin ngayon bilang pahayag ng ganap na pagsunod sa Diyos. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Makikita rin sa Basilica of the Annunciation ang natitirang bahagi ng mga sinaunang simbahan na itinayo dito. Ang Byzantine Church noong 427 AD at simbahang itinayo noong 12th century. Sa ikalawang palapag ng simbahan, binibisita rin ng marami ang chapel na ito na nagpapakita ng mga imahe ng Birheng Maria mula sa iba't ibang bansa gaya ng Japan, Amerika at Brazil. Nasa hindi kalayuan ang simbahang ipinangalan kay San Jose, ang Ama ni Jesus.
Ayon sa marker na ito, base sa mga isinaling kwento mula pa noong 7th century, nasa lugar na ito ang kanyang carpentry shop noon. May nagsasabi ring sa lugar na ito nakatayo noon ang bahay ng Ama ni Jesus. Nang bumaba ako sa basement ng simbahan, nakita kong may mga bahagi ng mga bahay mula pa noong panahon ni Jesus. At ilang bagay na pinaniniwalaang gamit sa kabuhayan ng mga tao noon. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, nung malaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria, naisip niyang hiwalayan ito. Pero nagpakita sa kanya ang isang anghel at sinabing ang sanggol na dinadala ni Maria ay mula sa Espiritu Santo at magsisilang ito ng isang batang lalaking papangalan ng Jesus. Sinabi din sa Biblia na naglakbay sina Maria at Jose dahil sa isang census o pagpaparehistro. Kailangan magpunta si Jose sa Bethlehem dahil taga roon ang lahi ni Haring David na kanyang pinagmulat. Nasa 150 kilometers ang layo ng Nazareth papuntang Bethlehem. Kapag mabilis ang biyahe gaya ng naranasan namin, nasa 2 oras lang ito ng tuloy-tuloy na pagmamaneho sa maayos na kalsada. Pero noong naglakbay sina Jose at Maria, pinaniniwalaang inabot sila ng ilang araw. May ilang historia na naniniwalang tumawid sa Judean Desert sina Jose at Maria na nagdadalang tao noon. Saglit na huminto ang aming sasakyan sa isang bahagi ng disyerto na may marker na sea level. Ibig sabihin, mababa na ang lugar na ito at kapantay na ng dagat. Sa lawak ng disyertong ito, paniguradong nahirapan ang Birheng Maria sa paglalakad o kaya'y pagsakay sa donkey ng ganito kalayo. Mula sa Jerusalem na bahagi ng bansang Israel, kailangan naming tumawid sa bantay saradong border na ito patungong Bethlehem na bahagi ng bansang Palestine. Hindi pa ganap na naaayos ang relasyon ng dalawang bansa, pero hindi naman sila mahigpit sa pagpasok ng mga turista. Hindi nagtagal, narating namin ang Basilica and Grotto of the Nativity, ang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Kasama ang isang paring Pilipino, isang pambihirang pagkakataon ang naranasan ko. Papunta ako ngayon sa Grotto ng Nativity. Ito yung pinaniniwala ang lugar ng kapanganakan ni Kristo. Ang kuwebang hinahanap ko, nakapaloob na sa isang simbahan. Kaya kailangan bumaba sa makipot na hagdan. That's good. I'm happy to sell it. Ang kasama ko, si Father Angelo Beda Ison, isang Pilipinong paring nagsisilbi bilang Vatican Attaché for Cultural Affairs sa Israel. Dito si Jesus pinanganak. Okay, at saka dito ang sabsaban ni Jesus. Okay? Dito magmimisa sa sabsaban. Natigilan, natahimik at nanliit ako sa loob ng kuwebang unang nakarinig sa iyak ng banal na sanggol. Isinulat ng apostol na si Lucas, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Ibinalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban
sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ayon sa kasaysayan, ang mga tao noon sa Bethlehem, mga yungib ang pinaglalagyan ng kanilang mga alagang hayop. Pinaganda na ang lugar, pero kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang bakas kung ano ito noon. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In those days, a decree went out. Maliban sa eyewitness team, tatlong tao lang ang kasama namin sa misa ni Father Angelo. Isang pambihirang pagkakataon para sa aming grupo. It's 7:30 in the morning, and then we had a great chance to celebrate the Mass here para sa inyo sa Pilipinas, no? Ito ang Sabsaban at ito ang altar. Kami mga paring Roman Catholic lamang nakapag-celebrate ng Mass dito. Kayo mga sa Pilipinas at sa kanya na nakikinig dyan sa, dito sa Israel din at sa kung saan man, no? Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Lagi tayo may tagapagligtas na sa pamamagitan ni Jesu Cristo na anak ng Diyos. Amen. Matapos ang misa, nilapitan ko ang estrellang ito na nagsisilbing palatandaan ng kapanganakan ni Jesus. Mahigit 2,000 taon man ang aming pagitan, pakiramdam ko'y naroon siya, kasama ko. Ang Basilica of the Nativity ang pinakamatandang simbahan na hanggang ngayon ay buo pa rin. Isa itong UNESCO World Heritage Site. The paintings don't. Ngayon they are rebuilding the whole place now, preparing. Kita naman ang mga bakas ng mahabang kasaysayan ng simbahan na ipinagawa ni Constantine the Great, kauna-unahang Roman Emperor na naging Kristiyano. Ang kanyang inang si Saint Helena ay naniwala rin kay Jesus. Okay, show this one. Look at this. This is inside is ichthus. Ichthus means fish in Greek, but contains the name of Jesus. So in ichthus is the first symbol of Christ. Of course, why fish? You know? First Christians, yeah. Jesus Christus, to you, who you sought, Jesus Christ, Son of God and Savior. Mm-hmm. This is the fourth century. Yeah, time of Christ the Great. Katabi naman ito ang Church of St. Catherine of Alexandria. May daan dito papunta sa Nativity site at sa dating kwarto ni St. Jerome, kung saan niya tinranslate ang Bible mula sa Hebrew at Greek papuntang Latin. Naroon din ang libingan ni St. Jerome. Katabi nito ang Chapel of the Holy Innocents na inialay sa mga batang sinasabing pinapatay ni Hero sa pagnanais niyang mahanap ang batang si Jesus. Sa hindi kalayuan, sinasabing may isa pang lugar na tinuluyan sina Jose at Maria matapos isilang si Jesus, ang Milk Grotto. Bumungad sa amin ang mga sulat at larawan mula sa iba't ibang panig ng mundo. San Miguel, Bulacan, Philippines. Testimonies to na they cannot have babies anymore, but then because of that, the milk grotto, they got babies. Isa rin itong kuweba o grotto, at sa loob, makikita ang imahe ng Birheng Maria na nagpapasuso kay Jesus. Ang apostol na si Mateo, isinulat na sa isang bahay na tagpuan ng tatlong haring mago si Jesus. Lumipat siya dito, parang inn, parang a guest house to. E kaya venerated to ng mga first Christians already.
Kaya ang sabi ng sa legend o sa istorya, tradisyon, nagpapasuso si Santa Maria kay Jesus. Pero yung gatas na hulog sa lupa. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng miraklo, buong kuweba naging puti. Kung may problema sila sa lactation, wala, hindi kasi magkala. Tapos nung ano na, later na, yung mga may sakit, no, nagpupuntahan sila dito, lalo na yung mga walang anak. Nagmamakaawag sila, nagnalangin kay Santa Maria, na kung wala silang anak, magkaroon sila ng anak. No? Iinamin lang nila yung powdered na, ito. Ilang kilometro mula rito, sumunod naming pinuntahan ang tinatawag na Shepherd's Field. There's some angels there. This is a choir of angels. Chelsis Deo. Kung saan pinaniniwalaang nagpakita ang mga anghel sa mga pastol para ianunsyo ang kapanganakan ni Jesus. Sa isang bahagi ng Shepherd's Field, matatanaw ang Jerusalem. You know, these are all past, is a pastoral land. So they have sheep, they have barley, they have wheat. You know, pinatay lahat ito yung mga monks, 614. Sa di kalayuan, makikita ang ruins ng isang monasteryo na mula pa noong panahon ng mga Romano at ni Herodes. Sa paligid, may makikita pang ang mosaic mula sa unang siglo. Ang totoo, dalawang monasteryo na ang naitirik sa lugar na ito. Isang patunay na may mahalagang alaalang nakatali rito. Yung lugar na yon, mula pa nung first centuries, binevenerate na yon. Na-confirm naman ng ibang authors ng first century, katulad ni Saint Eusebius Pamphilius ng Caesarea. He's a church historian and they said, he was consulted by Constantine the Great. Ang sumunod naming binisita ang dating magarbong palasyo ni Herodes, ang malupit na pinunong sinasabing nag-utos na patayin ang batang si Jesus. Sumunod naming pinuntahan ang Herodium, ang palasyo ni Herodes sa tuktok ng isang bundok sa Jerusalem. Ayon sa Biblia, si Herodes ang nagutos na patayin ang batang si Jesus. Dito sa tuktok ng bundok, nagtayo ng palasyo si Herod. Pinili niya yung mataas na lugar at hindi lang yun, sinasabi na dinagdagan pa niya para tumaas talaga. Dahil ayaw niya makalimutan, siniguro niya na yung palasyo niya tanaw sa buong Jerusalem. Tanaw mula rito ang mga sinaunang istruktura at paliguan na bahagi rin ng palace complex. Pero walang panama ang mga ito sa nakita ko sa mismong palasyo ni Herodes. Matapos ang ilang dekada ng paghuhukay ng mga archaeologist, lumitaw ang isang malaking complex na binubuo ng ilang palasyo, royal theater, bathhouse at libingan ni Herodes mismo. Nang makapasok ako sa loob, bumaba kami ng ilang palapag sa malatanel na lagusan palabas sa ibang bahagi ng palasyo. Dahil mahirap ang tubig noon, may malaki itong ipunan ng tubig. Sa isang bahagi ng bundok, nadiskubre naman ang libingan ni Herodes. Naisip kong sa isang banda, nagtagumpay siya sa kanyang nais na hindi malimutan ng mga tao. Yun nga lang, nakakabit din ang kanyang pangalan sa tangkang pagpatay kay Jesus. Isang bagay na ayon sa ilang historian ay hindi nakapagtataka dahil pinatay din niya
ang kanyang sariling asawa at ilang anak sa takot na aagawin nila ang kapangyarihan sa kanya. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, sinabing matapos ipanganak si Jesus, dumating sa Bethlehem ang mga pantas na lalaki mula sa silangan. Hinanap nila ang sanggol dahil nakita raw nila ang kanyang bituin sa silangan, kaya nagpunta sila para sambahin ito. Nang mabalitaan ito ni Herodes, sinabihan niya ang mga pantas na ipaalam sa kanya kapag natagpuan nila ang bata. Pero hindi na sila nagpakitang muli kay Herodes. Si Jose naman, kinausap ng anghel sa panaginip upang dalhin ang sanggol sa Ehipto. Kalaunan namatay si Herodes sa malubhang karamdaman. Mula Ehipto, bumalik ang pamilya sa Nazareth. Sa isang pagbisita sa Jerusalem, nawala ang 12 anyos na si Jesus. Makalipas ang 3 araw, nakita siya ng kanyang mga magulang kasama ang mga guro na manghang-mangha sa kanyang katalinuhan. Matapos ipahayag ni Maria ang kanyang pag-aalala, tinanong siya ni Jesus, "Bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat akong manatili sa bahay ng aking ama?" Ayon sa Biblia, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng batang si Jesus. Ito na ang huling pagkakataon na nabanggit sa Biblia si Jesus bilang isang bata. Habang nasa Israel ako, ilang beses kong narinig na kapag naghukay ka raw sa mga lugar doon, siguradong may matatagpuan kang mga istruktura o bagay mula sa mayamang kasaysayan nito. Pinag-agawa ng Holy Land ng mahabang panahon. Sinakop ito ng mga Romano, Byzantine, Muslim, Crusader, Mamluk, Ottoman at British bago maging isang bansa noong 1948. Ngayon, kinikilala at pinagsasaluhan ng iba't ibang relihiyon ng ilang lugar dito. The word of the Lord. Thanks be to God. Anong significance po na yung mga lugar na binabanggit po sa Bible, talaga nakikita mo rito, nalalakaran mo? Ito, basta na ito ka talaga yung there is a presence, no? Na it deepens your faith, no? Talagang alam mo na hindi fairy tale itong story ni sa mga Bible. Truly, God became man, like each one of us here, because in those places, I'm sure Jesus showed his himself in the flesh. Taon-taon inaalala natin ang kapanganakan ni Jesus. Nagbibigayan tayo ng mga regalo tuwing Pasko, pero kung iisipin, matagal na tayong nakatanggap ng malaking regalo mula sa itaas, nang isilang ang isang sanggol sa isang hamak na sabsaban. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.